Pangalawang pagkikita na ni Gerald at Annette sa araw na yun at sinundo pa talaga niya sa Ortigas ang dalaga kung saang bangko ito pumapasok bilang teller. Hindi pa naman siya naliligaw dito kundi gusto lamang niya makita ang dalaga para makilala na rin nila ang isa't isa. Anong ginagawa mo dito? Nagpalingalinga muna ito matapos siyang makita. Marahil ay di nito inaasahang makikita siya paglabas nito mula sa trabaho. Aayain sana kitang mag-dinner if you want. Wala bang magagalit? Alanganin niyang tanong. Nakita niyang napaarko ang isang kilay nito. Wala namang magagalit pero kung okay lang sa'yo, sa bahay na tayo mag-dinner. Baka kasi anong isipin ni na inay kapag sumama ako sa'yo kung saan-saan, lalo na at ikaw yung... Ibinitin pa nito ang sasabihin at nahulaan naman niya na iyon. No problem. Besides, I want to meet your parents. Let's go. Inalalayan pa niyang sumakay ang dalaga sa kotse niya. Saka umikot sa kabilang bahagi ng sasakyan. Nang akmang ikakabit ang seatbelt nito, ay ako na. Maagap nitong sabi. Okay. Daman niyang naiilang ito sa kanya or baka hindi sanay ang dalaga na may lalaking lumalapit dito. Wala naman siyang masamang intensyon. Di niya rin kasi maintindihan ang sarili kung bakit gusto niyang masundan ang pagkikita nila sa bahay ng mag-asawang Nate at Steph. Basta nagising na lang siya kanina na gusto itong puntahan sa hapong yun. Siguro dahil nalulungkot lamang siya sa pag-alis ni Steph at sa muli ay nag-iisa na naman siya sa villa kasama lamang ang kanyang mga tauhan. Tumingin ka sa dinadaanan mo lalo na kapag nagda-drive ka, kaya ka nakasagasa eh. Saway ng dalaga sa kanya nang mahuli siyang panay sulyap dito. Di niya maiwasang mapangiti. I'm sorry, may tatanong lang sana ako if you don't mind. Sure, ano yun? How long have you and Steph been friends? Since first year college, tugon nito. Amazing, palatak niya. Then maybe you know everything about our lives. Kung inaalala mo si Nate, lalo sa kalagayan ng best friend ko, mabait siyang asawa. Hindi ito yung unang pagkakataong naghiwalay sila at sinubok ng tadhana ang katatagan ng pagmamahalan nilang dalawa. Higit ngayon. Teka lang, may gusto ka ba kay Steph? Siguro sinundo mo ako para itanong about sa kanya. Lantarang sabi nito. No, no. I trust Nate of course, but also I am worried about Steph. I may the reason why she had through all this. At gusto ko siyang kamustahin araw-araw to make sure that she's fine. Pero parang seloso si Nate. Kaya kinakaibigan mo ako para malaya kang makakalapit sa kanya. Nakangiting sabi nito. Was it that craft? Steph, not the reason why I want you to be my friend. Kung minasama mong magtanong ako about sa kanya, I stop. Feeling ko ayaw mo sa akin. Malungkot niyang sabi sa dalaga. Okay, fine. Sige na, kung mali ako. Nakangusong sabi nito. Mahina siyang tumawa hanggang sa di na siya kumibo. Ipinarada niya sa isang fast food chain ang kotse. Wait me here, bali niya sa dalaga habang bumababa ng kotse. Nag-take out siya ng food at tutala gusto nitong sa bahay kumain. Inilagay niya yun sa backseat saka muling umikot sa driver's seat. Masarap si inay magluto, dapat di ka na nag-abala. Sabi nito sa kanya, it's okay, you can give it to your neighbors. Tugon niya sa dalaga. Ganun ka magtapon ng pera? Ang dami kaya nun? Palatak nito. Hindi pagsasayang ng pera ang tawag dyan if makakain naman. Ngiti niya sa dalaga. Hindi na ito kumibo kaya nagmaneho na lang siya patungo sa bahay ng babaeng gustong mapalapit sa puso niya. Inay si Gerald, pagpapakilala sa kanya ni Annette sa ina nito. Sabay kuha ng kanyang mga pinamili at inabot ito sa ina. Ate Annette, artista ba yan? Narinig niyang tanong ng batang katabi ng ina nito. Good afternoon, tita. Magalang na bati niya sa ginang. Magandang hapon din sa iyo, Gerald. Tinitigan pa siyang maigi nito. Ngayon ka lang nagawi dito, matagal na ba kayong magkakilala nitong anak ko? Pag-uusisa niya. Bago lang ho, tugon niya. Hinila nito si Annette papasok sa loob ng bahay at parang may itinanong. Naiwan silang dalawa ng bata na nakangisi sa kanya. Anong name mo? Sa walang mahagilap sabihin ay tanong na lamang niya. Boyfriend ka ba ni Ate Annette o manliligaw? Walang prenong tanong nito sa halip na sagutin siya. Natutuwang pinisil ang pisngi nito. Answer my question and I answer yours. Aniyang pigil ang ngiti. Napakabata pa nito para malaman ang tungkol sa ligawan. Ano yung tanong mo ulit? Makulit na tanong nito. I said, anong name mo? Elma. Nice name. Gerald, halika, maupo ka. Mula sa loob ay tawag ni Annette sa kanya. Bihis na rin ito. Saka siya tumalima at umupo sa isang sofa. Hindi man ito look alike ni Steph pero napakasimple lang din ng dalaga. Nakasuot lang kasi ito ng kupas na t-shirt at lumang short, mga bagay na gusto niya sa isang babae.
Pasensya ka na sa bahay namin ha. Di pa man ako nakakarating sa inyo pero alam kong may kaya ang pamilya mo. Sabi nito habang umuupo sa katapat na Celia. Wala na akong pamilya. My dad passed away since I was in elementary. At pagtapos noon, naging malungkutin na si Mom. Hindi nagtagal ay iniwan niya din ako. Sorry, pinaalala ko pa sa'yo. Hinging paumanhin nito. It's okay, ilang years na rin naman, ngiti niya. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan nang dumating ang ama nito na agad naman siyang ipinakilala. Hay, salamat naman at nasisilip ko ng malapit na akong magkaapo. Palatak nito habang tumatawa matapos siyang ipinakilala ni Annette. Lihim siyang napangiti nang makitang nag-blush ang babae sa kamabilis na hinila pa kusina ang ama. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik na ito na di makatingin sa kanya. Niinggit ako sa'yo. You have a happy family and maybe this is not the last time na pupuntahan kita. Tuwid niyang sabi dito. Sinulyapan lang siya nito pero di umimik. Parang nahihiya pa rin dito sa kanya sa binitawang salita ng ama kanina. Kalaunan ay dumating naman ang kapatid ni Anne. O ni Annette, agad siyang ipinakilala sa kuya ng dalaga. Bagaman ngayon lang sila nagkita ay parang matagal na silang magkakakilala sa trato nito sa kanya. Parang ang gaan ang loob niya sa pamilya ng dalaga at ito na yata ang babaeng para sa kanya. Gerald, dalas-dalasan mong pumunta dito ha? At ikaw naman Annette, huwag ka nang magpakipot pa at magandang lalaki itong si Gerald. Mga ganitong lahi ang gusto ko, mga mistiso, di nalalayo sa akin ang itsura. Kumakain na sila noon nang magsalita ang ama nito na sinabayan ng malakas na tawa. Itay naman, tumigil na nga kayo. Magkaibigan lang kami ni Gerald. Nakasimangot na sabi ng dalaga habang napapatingin sa gawi niya sa dalaga siya nakatingin kaya nagtagpo ang mga mata nila. Abay bakit? Yung malalagkit ninyong tinginan dyan at din kami nagsimula ng iyong ina, agad nitong tugon. Efren, hayaan mo na ang dalawa sa bagay na yan. Nakakahiya dito kay Gerald. Baka isipin minamadali mo sila. Salo naman ang ina nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Gerald. Ikaw ba may gusto sa anak ko? Diretsyong tanong ng ama nito sa kanya. Itay! Naiinis na saway ni Annette habang naririnig niyang humahagikik si Elma na katabi lang nito. Si Arma naman na kuya ng dalaga ay nakikitang lang na panay sulyap sa kapatid at sa kanya. Yes po tito, kaya nga po ako nandito. Matapat na sabi niya. Siguro nga, isa na rin dahilan yun kung bakit gusto niyang makita ang dalaga sa hapong yun. At dahil mukhang gustong-gusto siya ng ama nito, malaking bagay yun sa kanya. Napaangat muli si Annette ng tingin ang direkta sa kanya at naramdaman niyang kumabog ang dibdib niya tulad nung una niya itong makita sa bahay ni Nate. Kung ganun, bakit pa natin patatagalin? Anak, sagutin mo na itong si Gerald nang maikasal na kayo. Muli ay sabi ng ama nito dahilan para maputol ang titigan nila. Pinandilata nito ang ama pero walang tugon. But in her inner part, gusto niyang marinig ang saloobin nito. Mag-iingat ka habang inihahati siya nito sa labas ay sabi ng dalaga. Ang totoo ayaw niya pag umuwi kaso pinagtulakan na siya sa labas pagkatapos nilang mag-dinner. Alam niyang iniiwas siya nito sa ama. Thank you so much, Annette. You're right. Masarap nga magluto si tita. You know, after how many years, ngayon lang ulit ako kumain ng may kasabay. Pag-aamin niya. Welcome ka naman sa family ko. Nakita mo naman kung paano katratuhin ni itay. Pasensya ka na. Ganun talaga siya. Nakakapika minsan. O anong sinasabi? Inis nitong turan. I like your family, Annette. Kaya masaya akong magiging miyembro ng pamilya mo. Nakangiting sabi niya sa kasumakay na ng kotse. Hindi na ito tumugon sa sinabi niya kundi kinawayan na lang siya. Pero lingid kay Gerald napapangiti si Annette habang sinusundan ito ng tanaw papalayo. Asus, si ate kinikilig. Mula sa kapatid nitong si Elma ang boses na yun. Biglang pihit ng dalaga. Ikaw, kanina ka pa ba dyan? Inis niyang tanong sa kapatid. Oo, kaya kita kong kinikilig ka kay Kuya Gerald. Ang bango niya, di ba ate? Pang-aasar nito sa kanya sabay takbo. Hinabol naman niya ito para hatawin. Nagtago pa ito sa likod ng ama niyang isa pang pang-asar. Anak, bakit mo naman pinauwi ka agad si Gerald? May plano pa naman sana akong patumpahin sa inuman yun. Salubong sa kanya ng ama. Malayo pa ang biyahe noon, delikado magmaneho ng nakainom. Dito siya matulog, ano bang problema doon? May kwarto ka naman. Napamulagat siya sa sinabi ng ama. Napaka-desperado nitong magkaapo, suklo lang ipain agad siya sa lalaki. Bigla siyang kinilabutan sa sinabi nito. Hay, diyan na nga kayo itay? Iiling-iling na iniwan ito.
Pagdating sa kwarto, kinuha niya ang cellphone. Gusto niyang malaman kung safe itong nakauwi, pero napaisip siya dapat pala hindi siya ang unang mag-message. Baka isipin naman ito na may gusto siya sa lalaki. Minabuti na lang niyang maligo at pagkatapos ay matulog. Alam naman niyang magkikita pa ulit sila bukas.